ang pinakamakapangyarihang argumento. November 7. Sa mga makalangit na dako. Ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag, ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala nang walang ibang Diyos sa gitna ninyo, at kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Isaiah Kapitulo 43 Versikulo 11-12. Tungkol sa kanyang mga tunay na tagasunod, sinasabi ng Panginoon, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang ipahayag ang aking kapurihan. Talatang 21. Sila'y aking mga saksi, aking mga piniling kinatawan, sa sanlibutang tumalikod. Nananawagan ang Diyos para sa ating pakikipagtulungan. Makatarungan at matuwid ang kanyang mga hinihingi. Kapag ating tinanggap ang pangalan ni Kristo, ipinapangako natin ang ating mga sarili na katawanin siya. Upang tayo'y maging totoo sa ating pangako, kailangang mabuo si Kristo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Dapat na maging lalong katulad ng buhay ni Kristo ang araw-araw na kabuhayan. Dapat tayong maging Kristiyano sa gawa at sa katotohanan. Hindi makikisangkot si Kristo sa pagkukunwari. Ang tatanggapin niya sa mga bulwagan ng langit ay sila lamang na may tunay na pagkakristyano. Ang buhay ng mga nag-aangking Kristiyano na hindi nagsasakabuhayan ng buhay ni Kristo ay pangungutya sa relihiyon. Hindi hinihingi ng Diyos sa atin na bilhin ang kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng anumang mahal na sakripisyo. Hinihingi lamang niya ang paglilingkod ng isang pusong mapagpakumbaba at nagsisisi, na malugod at mapagpasalamat na tumanggap ng kanyang libreng kaloob. Siyang tumatanggap kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas ay nasa kanya ang kaligtasang ibinigay ni Kristo. At hindi niya dapat kalimutan na dahil libre siyang tumanggap, gayon din ay libre din siyang dapat na magbigay. Nauunawaan mo ba ang halaga mo sa paningin ng Diyos? Sinasabi niya, kayo'y mga kamanggagawa na kasama ko. Pinahihintulutan mo bang magningning ang iyong ilaw sa maliwanag na mga sinag sa nagkasalang sanlibutan? Nagsisikap ka ba na gamitin ang bawat kakayanan at bawat kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos? Maaaring hindi ka isang ministro, ngunit maaari kang maging isang saksi. Maaaring hindi ka magaling magsalita, ngunit maaari kang maging magaling sa pamumuhay kay Kristo. Maaari kang maging magaling sa pagpapaningning ng iyong ilaw sa harapan ng mga tao. Ang isang tunay at mapagmahal na Kristiyano ang pinakamakapangyarihang argumento na maaaring maisulong para sa katotohanan ng Biblia. Ang ganitong tao ay kinatawan ni Kristo. Ang kanyang buhay ang pinakanakakakumbinsing patotoo na maaaring maibigay sa kapangyarihan ng banal na biyaya. Kapag dinala ng bayan ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay, mahihikayat ang mga makasalanan at makakamit ang mga tagumpay laban sa kaaway. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal at sa pagkakataong maging mga saksi ng iyong katotohanan. Naway kami maging tapat na mga kinatawan mo sa mundong ito, na puno ng pag-asa at liwanag na nagmumula sa iyo. Tulungan mo po kaming ipakita ang aming pananampalataya hindi lamang sa mga salita kundi lalo na sa aming mga gawa. Naway ang buhay namin ay maging salamin ng buhay ni Kristo, na nagpapakita ng tunay na pagmamahal at kabutihan. Tanggapin mo po ang aming mga pusong mapagpakumbaba, at bigyan mo kami ng lakas na ipamahagi ang iyong biyaya sa iba, sapagkat alam namin kami mga kasama mo sa paggawa. Gabayan mo po kami na maging ilaw sa madilim na mundo, nagliliwanag sa bawat hakbang at nagdadala ng pag-asa sa mga naliligaw ng landas.
Naway ang aming pamumuhay ay maging pinakamakapangyarihang patotoo sa kapangyarihan ng iyong biyaya, upang makapaghatid kami ng pagbabago at tagumpay sa mga nawawala. Ito po ang aming dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Thank you.